Para po maunawaan at maranasan din daw ang hirap na pinagdaraanan ng mga commuter, isang online petition na ang inilunsad na layong obligahin ang mga opisyal ng gobyerno na mag-commute kahit minsan lang sa isang buwan. Balita natin ni Marie Somali. Sa mga unang araw ng pagpapatupad ng Integrated Provincial Terminal System sa Parañaque, ito ang sitwasyon sa terminal. Git-gitan, balyahan, makasakay lang. Lagi kaming late sa trabaho. Itong ginagawa na to, walang sistema ito. Walang plano. Bakong dadapa ako eh. Ang mga ganitong reklamo na isolusyonan ng mga taga-suporta ng isang petisyon sa change.org. Sa palagay nila, hindi nauunawaan ng mga opisyal ng gobyerno kung gaano kahirap mag-commute araw-araw. Kaya ang panawagan nila kay Pangulong Noynoy Aquino, obligahin ang mga opisyal na gumamit ng pampublikong sasakyan kahit minsan lang sa loob ng isang buwan. Kailangan daw ng mga mas komportableng bus, jeep at estasyon ng tren. Dapat din daw laparan ang mga sidewalk at ayusin ang mga daanan ng pedestrian na kumokonekta sa mga estasyon ng public transport. Sa ngayon, meron ng mahigit 1,500 taga-suporta ang petisyon. Sa isang text message, sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda na nauunawaan ng mga opisyal ang hirap ng mga commuter. Tinutukoy daw nila ang totoong problema para mahanap ang tamang solusyon. June 2012, nasimula ng change.org, isang petition platform para mailapit ng mga mamamayan sa mga opisyal ang mga nais nilang pagbabago sa lipunan. Malakas tayong magkwentuhan pag inuman, reunion, party. Tapos lagi tayong nagsasabi na ating mga ideas, yung mga alam mo, lalo na pag medyo nakainom na, sabihin, alam mo, dapat sa EDSA ganito yung traffic, alam mo, mas okay kung sa barangay natin ganito. So technically, yung change.org, ginagawang mas productive yung sharing ng ideas na to. Naniniwala mga bumuo ng change.org na kung talagang pinahahalagahan ng mga opisyal ang kanilang mga constituent, magiging mitsa ng pagbabago ang kahit simpleng petisyon. Kung sino man ang mag-sign ng petition na kapareho mo, technically ang sinasabi nila, hindi ka mag-isa, dalawa na tayo. Kung may mag-sign isa pa, tatlo na tayo, anim na tayo, 1,000 na tayo. Maris Umali, GMA News.